Ilang makasaysayang simbahan at iba pang istruktura sa Visayas ang lubhang napinsala dahil sa malakas na lindol. Ang pamahalaan, bubuo ng grupo ng mga ekspertong susuri sa sira at magpaplano ng restoration para sa mga napinsalang istruktura. Balita natin ni Sandra Ginaldo. Ang Bohol ay kilala sa ilan sa pinakamatatanda at pinakamagagandang simbahan na ilang daang taon na ang pinagdaanan. Sa pagtama ng magnitude 7.2 na lindol, walong antigong simbahan kaagad ang apektado. Dalawa rito, ganap na gumuho. Ang Luon Church, na ayon sa eksperto mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ay itinayo noong 1853. Gumuho rin ang Maribohok Church na ilang daang taon na ang tanda, itinatag sa pagitan ng late 1700s at early 1800s. At this moment, we can put up makeshift churches. No? What can we do? We could always begin from zero, not from ground zero. And then from there, we can start to rebuild. Malaki rin ang sira ng Lubok Church na itinayo noong 1638. May sira rin ang Dawis Church, Loay Church at Cortes Church. Isang emergency meeting ay sinagawa na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa mga makasaysayan lugar gaya ng mga simbahang ito. Dito sa Maynila, itong Manila Cathedral ay sumasailalim ngayon sa restoration para mapaganda pa ito at mas tubagal ang buhay. Ayon sa mga eksperto, ilan sa mga simbahan na nasira sa Bohol ay sumasailalim din sa restoration na katulad dito. Matapos ang pulong, inanunsyo ang pagbuo ng isang heritage task force na binubuo ng mga eksperto para suriin ang sira at pag-aralan ng restoration ng mga estruktura. Sandra Ginaldo, GMA News.